Grabe yung serving ng ano, chicharon bulaklak, ang dami. Halos di ko maubos, kaya ito. Nagpapatulong ako sa isang tropa natin. Goods? Goods. Katotohanan ko lang din yan sa ibang mga nagka-camping na kapag may umaaligid na aso sa inyo, bigyan nyo ng pagkain. Kasi kapag halimbawa nag-camping kayo, nabantayan kayo nyan. Di ba na? O, last na. Tigisa tayo. Sosyal, si Charon Bulaklak. What is going on mga kamamboy? It's your boy Rico again for another vlog. And as you can see, paket tayo ngayon ng Marilake. So pupunta tayo sa isang restaurant somewhere in Marilake. Ang tawag doon ay Mountain Hug. Basta ganun, Mountain Hug. So meron tayong 30 minutes na tatahakin. Siyempre, kayo napawa biyahe mula Cavite. Pupunta lang tayo sa isang restaurant na yun. Nakita ko lang din siya sa YouTube. So nahiram ulit natin tong CBR na na-review natin dati at dadali natin siya sa Twisties ngayon dito sa Marilake. Ngayon lang ulit ako nakabalik dito. Taon na rin since nung last na nakapag-ride ako dito eh. So today ay Monday. Mga gantong araw talaga ang pinipili kong mag-ride kasi para iwas sa bugso ng mga riders na pumupunta dito kapag weekends. Ay gagi, kaliwa pala dito. Taas nito ah. Uy, matarek, matarek. Okay, malapit na tayo. Kaso may nadaanan tayong rough road. Hanip na yan. Hindi akma yung motor natin. Rough road tapos downhill pa. Tingnan nyo naman oh. Gaano ka tarik yan. Pero hindi naman siya sobrang rough road talaga. Medyo makinis-kinis naman siya ng konti. Pero matarik oh. Grabe. Ayan, so andito tayo sa gitna ng kabundukan. Nag-i-skid yung ating likuran. Ang lakas ng preno kasi. Ayun, nakita ko na. Ayun, yun yung pupunta natin. Amianon Mountain Hug. This way daw. Okay. Pero iba yung tinuturo ng mapa. Ah, engine brake lang. Ang taas. Kasi pag nagkamali tayo dito, dire-diretso talaga tayo. Napakadulas ng ganitong kalsada. Oh, ang lalim pa naman yan, babagsakan natin kung sakali oh. Iba yung tinuturong daan ng mapa, pero may mga sign naman. Ayan oh. So okay lang, diretso lang tayo. Ang tarik na puro rough road. Grabe. Grabe yung daanan, sobrang rough road na. Tapos sobrang patarik. Eh primera lang tayo kasi wala, delicates talaga. Ganto pala dito. Asa na yun? Maling motor ang dinala natin. Oh my G. Dito kaya? Tama kaya to? Sorry CBR. Hindi ko akalain na ganto pala daanan dito. Tao po.
Ako po. Tatanong tayo. Boss, ganda umaga. Magtatanong lang sa inyong amyanan. Ah, dito na mismo? Saan yung kainan? Di mo may kainan dito? Baka, yun, may kainan dito. Ayun, may ano, may raptor. Yung may raptor? Ah, okay. O, sige, sige. Check ko na lang. Thank you. Ah, ito yung amyanan. Pwede po mag-park dito? Hindi, lumampas ako. Hinahanap ko po ito eh. Okay, so andito tayo sa Amyanan Mountain Hug Eco Campsite and Cafe. So ito siya. Hindi ko siya napansin kagad kanina kasi mukha na siyang bahay. So pasok tayo. Ganda, diba? Mga ganun po, kawa. Gandun, sa baba, may mga table dun. Ayun, gandun, pwede kayo dun. Ito siguro yung camp area nila. Mamaya, tatanong natin kung magkano yung rate ng camping dito. At ito naman ang kanilang menu. Mga silog, puro 180. So, bang silog, top silog, usual. Pero ito in order natin. Yung chicharon bulaklak silog. Yan pa ibang mga menu nila. Yan, post nyo na lang. Tapos mamaya order tayo ng kape. Breakfast al fresco na ganito ang view. Ah, di ba? Charon bulaklak silog with this view 180 pesos kasama pang ano tilis. Siyempre, pagkatapos ng isang masarap na brunch, hindi mawawala ang kape. Ganda dito. Maraming puno, kaya
hindi kayo maiinitan. Tapos meron din namang cover na ganito. Pati doon, oh. Ayun yung mga kumakain doon. Tapos enjoy nyo lang yung napakagandang view, tahimik. Siguro matao dito kapag weekends, Monday kasi ngayon, kaya konti ang tao. Tapos sabi nung bantay, pwede kasi mag-camp dito kasi campsite din to. Doon, sa baba. Ayun. So kung ako magka-camp, babalik ako dito, doon ako papesto kasi malilim. Pero malawak pa yung area na pwedeng pag-campan. Ayan o. Ang haba niya, no? Tapos meron daw kubo, eh, di ko alam kung saan na pwede rin doon kayo mag-camp. Ayan. Yung area na yan, yan, pwede maglatag ng tent dyan. 300 kapag may sarili kang tent. Tapos 500 naman kapag dito yung tent. Kapag mag-rent ka ng tent nila. So pwede na. Mura na siya. Tapos kumpleto naman kasi yun, may pagkain. Tapos yung CR nga lang, nandun sa labas. Naka-separate siya sa mismong compound. Although malinis naman, naka-tiles. Tapos apat ang CR, kaya hindi kayo mamamblema dito kasakali. So, siguro one of these days, babalik tayo para mag-camp dito. Tapos si Timmy ang dadali natin kasi rough road niya. Mas angkop na motor dito si Timmy kung sakali. Okay, so paalis na tayo. Ito ulit yung Amyanan Eco Campsite and Cafe. Ayan. Ito pala yung mga rates nila kung sakali. Day tour 50. Siguro kasama talaga sa bayad. Hindi ko na kasi binilang yung sukli ko, eh. Anyway, sulit naman. Ganda naman yung place kasi fresco. So may pupuntahan pa tayo next somewhere in Sampaloc. Dalo lang sa isang kaibigan na matagal na rin hindi nakita. Dahan-dahan lang. Kasi sobrang matarik. Alalay lang din sa preno. Kasi kakaskas talaga.